Dini, welcome to my channel. Kumusta mga kaplantita and plantita? Yes, pag-uusapan natin ngayon kung paano ba natin aalagaan ang ating mga halaman, ang ating mga baby. So, di ba kapag nakikita natin sila na lumalaki, nagkakaroon sila ng mga flowers, nagkakaroon sila ng mga babies, di ba? Ang saya-sayang tingnan, sarap-sarap sa pakiramdam na nabubuhay natin sila at napapalaki natin sila. And then, ang sakit din sa baby pag nakikita natin sila na mga unti-unting nalalagas, unti-unting natutuyo yung dahon, and then at the same time, unti-unti rin namamatay. So, marami na po akong mga halaman na namatay. So, talagang nag-isip ako ng paraan, paano ko ba mapapanatili yung kanilang kagandahan, and then paano ko rin mapiprevent yung kanilang pagkatsugi, ano, pagkatsugi. Yes. Ayan, so gagawa po tayo ngayon ng ating tip spray na ipang-spray po natin sa ating mga halaman. So gagamit po tayo ng 500 ml na amber bottle na meron na rin po siyang pang-spray. Ayan, so nabili ko po siya sa Shopee. And then gagamit po tayo ng Young Living household cleaner. So, huwag po kayong matakot na, uy, household cleaner yung gagamitin sa plants. So, huwag po kayong matakot kasi ito na mga ingredients ng ating Tibbs household cleaner. It's a plant-based ingredient. So, non-toxic po siya. Actually, pwede na po itong panghuga sa ating mga vegetables and fruits. And also, kaya din siya household cleaner kasi sobrang dami niyang gamit sa bahay natin. So, pwede mo din siyang gamitin sa pangpunas ng tabletop, panglinis ng salamin, panglinis ng CR, ng kwarto, yan. So, sobrang dami-dami niyang gamit. So, nakakatuwa talaga. And, yun nga, so, sobrang natuwa din ako sa kanya kasi dun sa mga reviews na nabasa ko, very effective siya kapag ini-spray natin siya sa ating mga halaman. So, ano pa po bang iniintay natin? Halika na. So, ang kailangan lang po natin ay ito lang. Oh, by the way, actually, itong tip spray plus yung water, it's okay na. Pero, since maraming insect dito sa amin, so, I need to add peppermint essential oil para pang-insect repellent na din siya. Sobrang bango din ni, ano, ni peppermint. So, maglalagay lang po tayo ng 1 cup lang po nito. Oh, grabe. Sobrang ang bango niya. Ayan. So, dahan-dahan lang. Para hindi po siya matapon. So, sa 1 cup nito, isang 500 ml na po yung magagawa ninyo. And by the way, sa isang bote po nito ng ating Young Living Household Cleaner, makakagawa po kayo ng 25 bottles na 500 ml. O, diba? Ang tipid. So, kung dati gumagamit kayo ng mga Lysol at kung ano-ano pang panglinis sa bahay ninyo, ito na lang gamitin ninyo. All around na po siya. Napakatipid. So, convert lang ninyo yung house cleaner na ginagamit ninyo ngayon dito. So, talagang lalabas na sobrang ang tipid-tipid ng ating Tibbs household cleaner from Young Living. Ayan. So, lalagay ko na, no? Dahan-dahan lang. Simutin natin. Simutin natin. Pigain pa natin. Ayan. Pigang-piga. And then, maglalagay lang ako ng 5 drops sa 500 ml. Bango. Sobrang favorite ko itong si peppermint. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang ating mga Young Living Essential Oil, it's a pure essential oil. Very concentrated na po siya. So, kahit ilang patak lang, isa o dalawang patak lang, talagang sobrang ang bango-bango niya na amoy na sa buong kabahayan kapag nag-diffuse ka. So, shake lang natin. Shake, shake, shake. And then, maglalagay lang tayo ng distilled water. Punin lang natin siya ng distilled water. Dandan. Thank you.
Ayan. So, wag natin siyang punuin para may space pa yung ating spray. Gagawin pa natin ng konti. Ayan. So, ready na siya. Ayan. So, ala, ganun lang kasimple, di ba? Ayan. Shake mo lang ganyan. Huwag na may masyadong shake-shake. Mahilo ka. Ayan, ganyan lang. Para lang mag-mix yung ating household cleaner plus yung ginamit po natin na peppermint, essential oil, and then yung distilled water. So, ayan. So, ganun lang po. Meron na po tayong Tibbs spray na magagamit natin sa ating plants. At the same time, magagamit din natin sa buong kabahayan para sa paglilinis. Okay? So, ayan. Andito na tayo sa aking mini garden sa aming garahe. So, makikita niyo ayan yung aking mga alagang halaman. So, halika na. Liligan natin sila. So, this is my begonia. Ayan, si Doris begonia. Sprayan lang natin yung mga leaves. Ayan. Ayan. Iyan lang natin silang matuyo. Then, pwede ka din maglagay, mag-spray dito sa roots niya. Also, welcome to my humble home, the Piladonde, Piladindo. Ano ba pangalan mo? Ayan. So, sa Tagalog, sahod yaman daw. Hindi ko masabi yung English name niya. Ayan. So, ganyan lang yung pagdidilig. So, this is my arrowroot, ang ating prayer plant. So, di ba makikita ninyo, nag-yellow na siya. So, yan. Tignan natin yung improvement niya. So, this is my new babies, ang aking mga photos. Shout out po tayo sa ating plandemic, si John John, si Geng Geng, and si Mel Mel. O diba, madali tandaan, plandemic. At madali din tandaan ang pangalan ng mga owner. Mel Mel, John John, Geng Geng. O diba? So, yan, aking mga photos. Sana mabuhay sila. Ayan, mas lalo pa silang gumanda. Kasing ganda ko, char! Ayan. So, ayan lang. So, this is my... Yun yung sinasabi ko sa inyo. Uwawa naman yung aking kaliteyas. Sana mabuhay siya. Mabuhay ka, mabuhay ka. So, ito na aking mga butterflies. Ang ganda nito, sa gabi nakatiklop siya. Sa araw nakaano siya. Namumukagkad. Okay, mga kaluteyas. Ang dami niya ng baby sa ilalim. Yan. So, ang problem lang ni kaluteyas, no? Madali siyang mag-yellow. Yan. So, isi-save natin sila. Yung mga prayer plants. Kasi ang ganda-ganda talaga nila. Lalo sa umaga, nakabukadkad sila. Sa gabi naman tumitiklop sila. Ang cute-cute nila. Ayan. Biligan na rin natin si Party Time. Hello, Party Time. Ayan. So, ganun lang. So, dilig-dilig lang. Tignan natin ang improvement nila sa susunod na mga araw. Kung nag-improve ba. But I'm sure. Ayan. May improvement. Gaganda sila. Yan. Okay. Ayan. So, good morning. So, ngayon, bisitahin naman natin kung kamusta na ba yung ating mga
halaman after natin silang diligan ng ating tip spray. So, kamusta naman si ating photos? Ayan, so nakikita nyo ba? Ayan, meron na siyang mga new baby. So, kakatuwa. Ayan o, meron na sila. So, ang bilis-bilis talaga niyang lumago. Kung aking mga kalateyas, ang dami na din niyang mga new babies na mga pausbong. Saka makikita ninyo, oh, nung nakaraan puro brown na yung kanilang mga ngayon nagigreen-green na siya. Oh, yan. Dami na naman. Itong aking butterflies, bonggang-bongga ang kanyang pagkayabong. Oh, diba? So, malapit ko na siyang i-repot. Itong aking isang prayer plant. Kita ninyo, ang dami. Oh, sobra. Dami. Then, itong aking sahod yaman. Makikita nyo ba? Ayan, meron na siya uli. Oh, pausbong na. Grabe. Ayan. Oh, ang dami niya ng mga bagong babies. So, itong aking root arrow, papansin nyo before nung pinicture natin siya, nung hindi pa siya nag-i-sprayan ng tip spray, madilaw-dilaw na siya. So, ibig sabihin, malapit na siyang mamatay. Pero, after 3 days, makikita ninyo, ayan, na-revive siya. So, sobrang ganda at sobrang galing ng ating tip spray. Ayan. Continue to like, share, and subscribe sa aking channel para ma-notify po kayo every time na meron po akong i-upload na new videos for our oily journey. So, salamat po ulit! Ta-da!